si Juan ang pumatay ng higante. Isang umaga, tinawag si Juan ng kanyang ina. Anak, dalhin mo kaya ang baka natin sa bayan at ipagbili mo. Wala na tayong maibili ng ating mga kailangan. Madali naman sumunod sa ina ang bata. Malapit na siya sa bayan at hilahila nga niya ang ipagbibiling baka. Nang may nasalubong siyang matandang lalaki. Saan mo dadalhin ang baka? Tanong ng matanda. Sa bayan po para ipagbili, sagot ni Juan. Gusto mo palitan ko na lang siyang itong mahiwagang buto? Magic ito, makikita mo, alok ng matanda. Siya nga po, may waga, sapagkat bata mahilig sa magic talaga si Juan. At madali rin mapaniwala. Sige po, payag ako. Inyo'y ang isang dakot na buto na halaman na palit sa baka. Nasaan ang pera pinagbilhan mo sa baka? Tanong ng kanyang ina. Wala pong pera. Ipinapalit ko po ang baka sa mga butong ito. May waga raw po ito, sabi ng matanda. Sa galit na ina, gaya palukaw ito, itinapon yung mga buto sa bintana. Ikaw talagang bata ka. Hanggang ngayon ay madali ka pa rin mapaniwala sa mga manluloko. Nang magising, kinakumagahan si Juan. Nagulat siya nga may punong mataba sa labas ng bintana niya. Tumbas siya para masdan ng bigla na lamang na lumitaw na puno. Hindi niya maaabot na tininatutok nito dahil nasa mga alapaak na. Inay! Tingnan niyo! Ang puno! May waga nga pala mga buto! Aakitin ko po! Inakyat niya ito at matagal bago siya nagkarating sa tuktok. Maya kita siyang malapalasyong bahay at pumasok siya rito. May babaeng sumlubos kanya. Naku! Bakit ka pumarito? Hindi mo ba alam nga bahay ito ng higanti? Naku! Nandiyan siya! Dumarating! Tago ka dyan sa ilalim ng mesa at baka ka makita. Oho! Ano ba ang naamoy ko? Malakas ang tinig ng higanti. May ibang tao ba rito? Wala po, sagot ng babae. Naaamoy lang po ninyo masarap na pagkain luto ko. Sige po, kumain na kayo. Kumupo ang higanti at tinay niya isang palangga ng pagkain na inihain sa kanya. Nagpahid ang bibig at humawag sa babae. Dalhin mo rito, manok ko. Sa pagkukublin ni Juan sa ilalim ng mesa, nakita niya ibinigay ng babae ang isang makulay inay manok sa higanti. Mahitog ka, manok, at pagkatapos ay umawit ka para kumatulong, utos ng higanti. At inilagay sa mesa ang hinahaplos na manok. Kitang-kita ni Juan na lumabas sa manok ang isang gintong itlog na tuwang-tuwang isinilid niya sa bulsa ng higante. Ngayon, patulugin mo ako sa pag-awit mo. Ang tila na tinig ng manok ay tila ginintuan din dahil nadaling nahimbing ang higante. Dagling lumabas sa pinatataguan si Juan. Sinunggaban niya ang manok sa mesa at tatakbo sa punong inakyatan niya. Nababa na siya sa puno, biglang tumilaok ang inay. Tatalaok! Malakas at hindi din ginintuan ang boses nito. Kaya nagising ang higante. Hoy! Anong nangyari? Nasaan ang manok ko? Nakita niya halos na sa kalakitaan na si Juan at ito ay hinabol niya. Inay! Dali! Tawag ni Wasina. Akin ang palakol! Hinahabol ako ng higante! Pagkaabot sa ina ng palakol, inihataw niya ito dali sa puno. Alas sa ibaba ng higante na maputol niyang puno. Patay ang higante na bumagsak ito sa lupa. Maging maiwasa ang buhay ni Juan at ang kanyang ina dahil sa puno sa manok na umitlog ng gintong itlog. Di man nila pala maramot ang buhay nila sapagkat tumutulong sila sa maraming silat sa buhay. Aral, huwag magnakaw o kumuha na hindi sa'yo. Ang hindi mo pag-aari ay agad na isauli sapagkat kung minsan ikaw ang sumasalamin sa kung anong klase ng pamilya mayroon kayo.